Veggie, good morning po sa ating lahat. And this time, nandito po tayo sa Cavite para po naman sa isang edisyon po no, ng, para po sa magagandang balita tungkol po sa pagtatanim ng gulay. Dahil tayo po ay nasa syudad ngayon, may papakita po natin na itungkol po dun sa tinatawag na parang sack gardening, pocket garden, marami pa pong iba, or in general po no, container gardening po tayo. Ibig sabihin po, merong kung wala pong space na talagang tatanim, lalo na po dun sa mga condominium, sa mga villages, ano, mga subdivisions na kukunti ang lupa, eh pwede po nating i-adapt itong tinatawag na container gardening. And napakaswerte po natin kasi meron po tayong guest ngayong umagang ito na talagang siya po yung specialist. Pagka po ang pinag-usapan po natin ay urban gardening, container gardening, vertical gardening. So kilalanin po natin siya. Ngayong umaga po. Yeah. So good morning po sa ating lahat. So ako po si Melanie Cruz po. At ngayon pong umagang ito ay ating tingnan yung ating ginawa po na mga container gardening. So kung wala po kayong enough space sa inyong mga lugar or sa inyong tahanan, pwede po tayong gumamit ng mga container gardening. Okay, so nandito po tayo sa demo garden po ng Easter Seed. So dito po makikita po natin yung iba't ibang klase ng paraan ng pagtatanim. Nag-recycle po tayo ng mga sako, nag-recycle po tayo ng mga gulong na hindi na ginagamit at tinamnan po natin ng lettuce, ng onion, ng kangkong, ng pechay, at kung ano-ano pa. So dito naman sa side po na to, nakikita natin yung ating sack gardening. So isa po ito sa pinopromote natin kasi maximize po siya. Meron kang tatlong crop sa isang sako. So meron tayong main crop, ang sili, and then meron tayong mga leafy vegetables. Pwede siyang lagyan ng lettuce, pwede siyang lagyan ng kangkong, ng pechay, or mustasa. Pwede ka ding maglagay ng herbs para, kumbaga, nagtataboy siya ng insekto. And then, pwede ka din tayong gumamit ng mga marigold, mga yellow colored na flowers para mag-attract naman ng mga beneficial insect para tumulong sa pollination. Okay. So, dito. Ama Melanie, okay. Isa-isahin po natin, ha? Okay po. Opo, talagang very excited si Ma'am Melanie ngayong umagang ito. Very happy siya to share yung technology, you know? Sack gardening muna. Sack garden muna tayo. Okay. Okay. So, basically, siyempre, interpretasyon, sako to, di ba? Sako, yes. Unang tanong, anong klaseng sako ang pwede? Lahat ba ng klase ng sako? Pwede jute sack o yung sako na pinaganuhan ng feeds or whatever. Ano bang pwedeng sako dyan? Okay po. So, kahit anong sako po yung pwede natin gamitin. So, pwede yung sako na sa bigas, pwede nga po yung jute sack, pa ba? Sa mga feeds, sako ng semento. Semento, hindi kasi siya pwedeng lagyan sa gilid. Eh. Pwede siya, pero one crop lang siya. Sige. Okay. Ngayon, this time, ano ang ginamit ninyong klaseng sako? So, dito po ang ginamit po natin ay sako ng bigas. Sako ng bigas. Ang mahal ng bigas ngayon, Ma'am Melanie. Anyway. Okay pa. Sige. So, meron ka dyang, sabi mo, main crop? Apo. So, ang main crop po natin dito ay siling panigang. Siling panigang. Okay. So, ang daming bunga, ha? Yes, ang dami po yung bunga. Okay, sumunod naman po natin, ito yung ating mga leafy vegetable. Mustasa naman yung nilagay natin. Uy, ganda. Okay. So, dito sa gilid natin, meron tayong basil. Uy, mabango yun. Mabango po, yes. So, pwede siyang gamitin pang salad, pang pasta, or meron din siyang amoy na pwede mag-repel, magtaboy ng mga insekto. Ayun, okay. Question susunod sigurado niyan. Ano yung ginamit mo? Lupa ba yan? Anong soil media ba yan? Ano ba yan? Okay. So, yung lupa natin na ginamit dito, gumamit tayo ng, syempre, yung mixture to ng lupa. So, para... Mixture. Okay, so naglagay tayo ng syempre ng vermicompost at garden soil. Vermi yung ano ng bulate? Yes, opo. Okay. So para maging maganda yung timpla ng ating lupa. Vermicompost plus garden soil. Plus garden soil, opo. Plus meron pa ba? Yung pong ate nabibili po sa Farm Ready na Boss Media. Ah, media, may special media pa. Yes, opo. Anong yung ratio ng mga 'yan? 1:1:1 ba yan? 1:1. Pwede pong 1:1 na garden soil. Okay. Pwede ba natin pakita yung klase ng lupa? Para makita nila. Ayun, no? So, ito so, po siya. So, medyo maitim talaga, no? Okay po. Palatandaan ba na yung lupa mataba pag maitim? Yes po. The more na maitim ang lupa, mas maganda po maganda, siya. Maganda. Mas may nutrients. Yes, po. Okay. So, by the looks, ano, mukhang feasible naman ito.
Ano ba to? Kailangan direkta sa araw? Siyempre po, lahat po ng ating mga solanaceous crop, yung ating mga talong, sili, kamatis, kailangan po niya ng 6 to 8 hours a day na sunlight. 6 to 8 hours a day, parang office work din pala yan. Eh? Yes, opo. Office hours. Pero paano ngayon sa mga condominium? So sa mga condo po, ang pwede po nating igawin na lang po, eh, pag limited yung sunlight po natin, pwede yung mga herbs, at saka po yung mga leafy vegetables. So hindi natin pwede yung mga ganyang malalaking main crop? Yes, opo. Kung wala ding enough sunlight po na mare-receive, so hindi so, gaganda ang ating leafy yung pechay. Pechay. Ito, pechay ba ito? Mustasa. Mustasa po yan. Mustasa din. Okay, so yun ang ating sack garden, ano? Madali lang. Ay, may kamatis pa sa likod. Pwede rin main crop. Yes, opo. Kamatis. Okay, ano naman yung pocket garden nandun sa likod? Okay. Ano ba yun? Okay. So yung pocket garden naman po natin ay para din naman siyang sack gardening. Okay. So kaya nga lang po, ang ginamit po natin dito ay drum. Drum? Yes. Bakit packet? May mga packet siya kasi. Ah, may bulsa yung parang drum. Parang bulsa. Binutasan natin si? Si drum. Si drum. So, yan. May mga butas tayo. Siyempre, kailangan may proper spacing din pa, dahil para makalaki yung ating mga leafy vegetables. So, kung makikita natin, may mga packet siya. Okay. Okay. So, ilang araw na yan dyan? So, ito po, syempre, yung crop natin, mga 30 days. So, after transplanting, mga ganun po. Bilis lang pala, no? Yes. Buwan. So, in 1 month time, pwede na po tayong mag-harvest. Ah, ito yung sinasabi mo na pwede sa mga likod bahay o likod ng condominium? Yes, pwede, pwede po. So, kahit walang limited ang sunlight. At least, ang limited mga leafy natin, 3 to 4 hours a day ang nare-receive nilang sunlight. Paano yung talaga? Hindi pwede madilim talaga, no? Hindi sinagan ng araw? Wala po. Cactus na lang pwede itanim natin. Cactus? Sakalin pa talaga doon. Cactus and succulents. So, pwede po siya pag walang araw. Okay. So, ito yung lettuce. Anong lupang ginamit? Same? So, same lang din po yung ating lupang ginamit. Oh, okay, okay. Ano pa, mamela na yung pwede natin pakita? So, siguro po so, yung ating sack garden, sack, may pocket garden. Pallet garden po. Pallet. O, sige nga. Ano ba yung ano? Sige ma'am, mauna po kayo. Para po makita ng mga viewers natin. Okay. Okay. So, ito namang pallet garden pallet po natin. So, made of paleta or pallet. Oo, ano ba yung paleta? Okay. Kahoy so, yun ah. Kahoy. So, di ba nabibili yan sa pier. Madami tayong pwedeng mabili niyan. Okay, so ito, ipinorma lang natin siya na ang sukat niya ay 1 by 1. May 1 by 1? Ano pa yung 1 by 1? Parang ano yan? 1 meter by 1 meter. So, parang square foot garden ang datingan po niya. Okay. Okay. So, pwede tayong maglagay dito ng ornamentals para maging colorful yung ating garden. Ganda. So, may flowers, pwede ding herbs ang ilagay natin. Bingka, no? Bingka, yes. Opo, bingka. Ito po ay petunia. Petunia. Okay. Tapos? So, ayan. Pwede ding, ang, kung wala tayong flowers, pwede ding herbs ang ilagay leafy natin. Leafy kanina. Leafy din. Pwede. Lettuce, mustasa, pechay. So, ito po ang nilagay po. Kangkong, pwede din po. So, yung mga shallow rooted natin na halaman. Ganda. Okay, so dito naman po, ginawa po namin siya iba't ibang klase ng herbs. Okay, so herbs. Yung mga ka-gardeners natin na mahilig mag-tea or gumawa ng mga salad, mga pang-pasta, so meron tayo dito. So meron tayong tarragon. Yung nilalagay sa tsa ito, diba? Sa tsa, tarragon, yes. So yan, yung mga gustong magpapayat. Oh. Okay, so meron din tayo dito Italian oregano. Wow. From Italy pa ba yan? Ito, dill. Pampatanggal ng lansa ng isda. Okay, so ito naman, ito ay holy basil. Holy basil. Mm-mm. So ito naman ay mint. Mint. Ayan, so yung mga gustong maglagay ng mint sa tubig. Mm. So ito, iba't ibang klaseng mint na. Oh, okay. Okay, so ito, thyme. Ayan. Okay, so pwede din naman tayo maglagay dito ng, let's say, kasi pwede tayo maglagay ng isang main crop din dito. Pwedeng pwede talong, sili, pwede kamatis. Kung wala tayong mga herbs, tapos lagyan natin yung baba ng leafy vegetables din. Oh, so, multi-crop garden yung pwede natin ilagay dito sa ating pallet garden. So, basically, yung kahon nilagyan ng lupa. Lupa, yes. Same din ba yung medium mo kanina? Same lang din. Same po lang din. Okay, saan kaya nabibili mga flowers and herbs na yun? Ayan. So, yung ating mga flowers at herbs, pwede tayong bumili sa Farm Ready or sa Quezon City Circle. Ah, Quezon City Circle, meron doon. Marami pong mabibili doon, yes. Okay. Sige, Ma'am Mel, ano pa? So, meron naman tayo dito na colorful na old tires. Wow. So, ano ba yan? Goodyear ba yan? Ano ba yung Yokohama ba yan? So, kahit anong klase, sir, basta hindi na ginagamit yung gulong.
mga pinagpalitan. So, ganun ulit, lagyan natin ng magandang klase ng lupa. Oo nga, no? So, paninilalim. Ano, sir? Ito, para lang elevated siya, nilagyan natin siya ng wood. De, pero yung gulong kasi may butas sa gitna yan. Yes, may butas siya sa gitna, tapos nilagyan natin siya ng takip sa ilalim. Ah, may takip sa ilalim. Yes. So, nilagyan ng paa para lang po kahoy or plywood kung may pambili. Ito, ano to? Ito po ay onion. Onion. So, yan. Tapos ito naman, kangkong. Kangkong. Okay? Ayan. So, kangkong pa din. Pechay. Meron tayong lettuce dito. Mm-hmm. So, yan. So, ang sikreto lang po para sa ating mga container gardening ay yung magandang klase po ng lupa. So, hindi basta kahit anong klase ng lupa, lalo na kung purong garden soil, wala pong nutrients na makukuha sa purong garden soil lang. So, kailangan nating haluan ng mga compost, mga manure para maging manure. Maganda yung structure ng ating lupa. Okay, ang question nila dyan, organic ba yan? Pwede pong organic talaga? So, nasa sa atin po kung ano po, the more po na marami tayong nilalagay na manure or ng vermi, pwede po tayo mag-grow organically kasi po ay nandun yung nutrients na kailangan ng halaman. Okay, basta yung konsepto, so yung halaman, kailangan niya ng nutrients. Yes. So, dapat may bigay nung lupa, no? Yes. So, kung walang taba yung lupa, walang kakainin yung halaman. Payat ang ating mga halaman. Which is pwede nga rin makuha sa mga compost na sinasabi, no? Yes. Mga ito yung mga dahon, mga halaman. Dahon. Or mga kitchen waste na kitchen pwede nating na binulok. Yes, binulok po. So, marami naman po tayong mga technology na makikita, mare-research sa internet, or mga books na pwede nating mabasa. So, yung ano, Ma'am Mel, pwede rin ba yung binabalutan ng kulambo? Net? Net. Pwede naman po yun para kumaga hindi yun tayo mapasok ng insekto. Insekto. So yes, mas maganda po yun. Kumaga pinoprotektahan natin. Kung walang greenhouse, pwede po yung mga yun. Net na yan. Greenhouse, diba? Kung may pera, yes. Greenhouse. Ano? Greenhouse. Mas maganda siguro yun. Mas matibay. Mas mahal nga lang. Yes, matibay. Ah. Pero maganda investment. Okay, tapos ano yung mga nasa gilid-gilid yun na yun? Okay, so dito po tayo. Oo, ano yan? So syempre, naglagay din tayo, di ba? Yung mga mahihilig mag, ano tawag dito, meron tayong ornamental kamote. So, panpadagdag kulay sa ating garden. Okay. So meron din tayo dito yung alugbati. Alugbati, masarap din yan, ha? Yes. Okay. Ano naman yung sa kabila na yun? Sa kabila naman, ayan. Baboy-baboy ba yan? Ano ba yan? Ayan, gumawa tayo dito ng sinigang. Oo. Oh. Kakatayin na lang natin itong mga baboy. So, dito po, yung mga container na lalagyan ng tubig na hindi na rin ginagamit. Oh. Okay, so yung mga old na, ginawa natin na pininturahan natin para maging colorful siya. Ito, blue pig. Blue pig, red pig. Green pig. Violet pig. So, dinamnan din natin ng mga leafy. Okay. Yung media, same din. Same lang din po yung media natin. Ilang days na yan dyan, Ma'am Mel? Ito pa yung mga leafy po natin, mga 30 days po yan. After days. Transplanting, pwede na tayong mag-harvest. Okay. Sarap yan, kangkong eh. Yes. Yung ba yung inaano sa chowking? Sa, ito po yung upland kangkong. So, malinis po siya. Kumbaga hindi siya galing sa, okay. Sa swamp. Okay. So, safe kainin. So, ano pang mga tips mo, Ma'am Melanie, na baka yung iba kasi, siyempre, hobbies o enthusiast, gusto nilang magsimula? Okay. So, yung magsisimula po ng ating container gardening, una po natin i-consider is yung pong meron pa tayong available sunlight sa ating area. So, before tayo mag-start, identify natin sa area natin yung site selection, may araw ba na nare-receive yung area na pagtatamla natin. Okay, so i-consider din natin yung klase ng lupa na ating gagamitin. So, wag lang basta gagamit kasi sasabihin niyo ay bakit ang bilis na matay, ay bakit payat yung halaman ko. So, dapat matabang lupa yung gagamitin natin. So, pwede tayong mag-mix ng mga lupa. Okay. Sige. Kung sakali ba na gustong, may mga gustong magtanong sa'yo, pwede ba? Opo, so pwede niyo po akong ma-contact sa aking cellphone number. So, 0917-814-7300. So, yun po. Sa mga katanungan niyo po tungkol sa gardening, pwede niyo po akong tawagan or i-text. Okay. Ma'am Melanie, dalaga ka pa ba? Ha? Opo. Dalaga pa pala ito. Ayun. Yung mga farmer na gustong, ano, in-invite po natin. Sa kagandahan ni Ma'am Melanie. text niyo po siya. Okay, sa mga katanungan lamang po tungkol po sa pagtatanim. Lalo na po yung urban gardening urban o container gardening. Yes. Okay, so maraming salamat Ma'am Melanie. Okay po, salamat po Sir Veggie Man. Oo, sa susunod ulit ha. Sige po, maraming salamat din po. Dyan. So para po sa ating mga viewers, ano, kita po natin, posible po pala talaga na mag-grow sa mga containers. So huwag niyo pong kalilimutan, no, yung tips ni Ma'am Melanie.
kailangan daw po yung dapat may source of sunlight, tsaka yung pong ganda ng lupa, kailangan din daw po yun. Siyempre, huwag niyo pong kalimutan, dadagdag po tubig. Kung wala pong tubig, hindi rin po mabubuhay ang inyong alaman. So mula po dito sa Bacoor, Cavite, maraming salamat po sa inyong lahat. Ito po ang inyong Veggie Man, Sir Mike the Veggie Man. Salamat po.